Ano nag-aral din po yun? Kaya lang nga, ano na, na baka nasa memory na niya. Kami lang ang makakulungan. Sila lang, kumbaga parang, kami lang ang kami lang makimit lang kayo. So, unlike ngayon na, sinishare ng pastor yung kaalaman, kung ano talaga, kung paano talaga siya, ano sa memory, kung dapat ito memory, malaman mo na ganito, kung paano opo, ano po, para po yun ma-appreciate din ninyo. Parang ganito lang yan. Halimbawa, di, sa isang handaan, ano, o sa isang hapag kainan. So, inandukan ka ng ano, masarap na ulam, di ba? Eh, parang, paano ba ito ginagawa, no? So, sige, susunod na, no? Mapanoorin mo. Alam pa, paano ko yan niluto itong masarap ka dito sa ulam ko. So, kaya pala masarap. So, at least, nagkaroon ka ng awareness, mas lalo mong na-appreciate, di po ba? Okay. Kaya dito po sabi dito ni ano, tingnan niyo ang sabi dito sa Acts chapter 6. Dito po sa Acts chapter 6 ay meron pong pagtatalaga sa mga deacons kasi nagpapasimula pa lang ang church eh. So mag-appoint sila ng deacon. So bakit kinailangan na mag-appoint ng deacon sa church? Okay? Sabi ng mga apostol at dahil sila yung mga unang tagapagturo pa noon eh, mga apostles ka eh. So asabi nga doon sa 3 and 4. Tingnan niyo yung sa 3 and 4 ng chapter 6. Ano po ang nakasulat dyan sa 3 and 4? Basahin. Opo. Kaya mga kapatid, bumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng mga lalaki na ikinagalang kos-kos ng sila. So dito, sa yung ginamit na iuukot, meron pong may mga kahulugan po yan. So, kahit sa pag-analisa mo ng iba't ibang translation, ay makikita mo yung lalim yung sinabing iukol namin ng aming panahon. Ang sabi sa KJV, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Sabi naman nung sa ESV, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Mga apostol, pangunin si Apostol Pedro, kasi sila yung nagtuturo eh. Pag sinabi nagtuturo ng salita ng Diyos, yun, minister yun. No? Minister of the Word. Ang gawain nila, dahil minister of the Word sila, ang gawain nila ay ministry of the Word. No? Sa minister of the Word, that includes yung preaching at saka yung teaching. Kaya, ang ano nila, hindi dapat sila na didistract. Diba, kung may administration sa church, hindi dapat yung mga tagapagturo at yung mga mangaral, hindi na dapat sila ang nag-administer. Hindi na doon sa ano, hindi na sila kasama sa administration ng church. Bakit? Dahil napakalaga yung ministry of the word at saka yung prayer. No? Sila ang ipinapanalangin nila yung every soul, every individual soul ng church. Yun ang kalang devotion. They will devote themselves continually, no? Dalawa, prayer and ministry of the word. Kaya yung ministry din kasi kaya administration eh. Administration, ano yun, nandun yung salitang ministry. Ibang administration ng church concerns, iba rin yung administrations ng preaching and teaching of the word. And including doon yung prayer. Opo, kami po yun. Kaya, hindi... ng church. Yung membro na itinalaga. Kaya tinawag na deacon.
Kasi yung deacon, ano po yun, ibig sabihin ng servant. No? Lingkod din siya ng iglesia. Kaya sa church, hindi lang isang ano, ang minister, yung nag-a-administer ng church. Hindi lang isang deacons. Ang tanda ko sa Valley View, tatlo yata. No? O tatlo sa administration at sa apat na natagulang at saka si Brad Erwin, Brad Erwin at Brad Erwin wala na So, sa ganun din sa San Pablo, tatlo din sila. Kaya ang yung pastor, kinukonsulta na lang yun. Kasi nga, meron silang trabaho kanila. Trabaho po rin ito yung... Kinukonsulta, hindi pinamanduhan. Sometimes, ano na? Sometimes, nagagaya. Oh, totoo yun. Nangyayari yun. Kaya mas po namin sa fundamental kasi. Kaya nga napakahalaga yung qualification ng deacon. Dahil pag hindi na... pag wala yung qualification, no? Pag may kulang doon sa qualification, ganyan ang isa sa mga nangyayari. Diba? Kaya ang sabi sa qualification dito, mataas ang qualification ng deacon. Ang sabi dito, look ye out among you seven men of honest report. May mabuting patotoo. Full of the Holy Ghost and wisdom. Mga matatalino ito. Hindi lang matalino, meron matalino, wala namang Holy Ghost eh. Di ba? Opo. Hindi sila pwedeng mag-decide na wala man lang consultation dun sa leader nila o sa pastor nila, di ba? Kailangan mayroong harmony. Kasi ang deacons is the extension. Extension po yan ng pastor. Kumbaga another hands yan. Opo, another hand. Kasi yung dalawang kamay niya sa prayer and sa ministry of the word, sa pag-aaral niya at para ituro niya. Ganun po yun. Kaya po, may day sa amin sa 6-4. Anyway, nakikita rin naman natin yung day 1, doon sa sinabing we will devote ourselves continually. So yun lang, doon lang umiikot ang buhay ng isang pastor. Ano po? Dito,